Welcome back sa aking channel. Nagbigay ng kanyang payag ang dating kapamilya host, Torn Caposo, na si Kuya Kim Atienza. Ito'y tungkol nga sa recent issue kay Vice Ganda kung saan sunod-sunod itong pinotakte ng libo-libong mga bashers dahil sa kanyang ginawang pambabastos at pang-ookray sa kanyang mga kasamang co-host sa Showtime at maging sa ilang mga contestant sa kanilang segment na Especially For You. Una na nga rito ang kanyang pamamahiya sa isang searchy na nagngangalang Axel kung saan hanggang ngayon ay sentro pa rin ng usapan online ang controversial na insidente sa Especially For You noong May 31, 2024 sa Ed Showtime. Ito'y matapos i-call out ng host na kapamilya ng Time Show, partikular na si Vice Ganda, si searchy Axel Cruz, na magbeso ito kay searcher Christine. Noong June 1, naglabas ng payag si Axel. Hindi raw niya hinalikan si Christine, kundi nakipag-appear lang at ikipagdikit ng kanyang balikat. Humingi siya ng tawad kung meron mang nasaktan at kung na-misinterpret man ang kanyang ginawa. Mula rito, naghalo-halo na ang mga naglabasang opinyon sa kung sino ang may mali at kung sino ang dapat nasisihin sa insidente. Sa akin, kung pag-iisipang mabuti, tila wala namang tama o mali pagdating sa pagbibigay ng mga netizens ng kanikanilang mga opinyon. At kung babasahin isa-isa ang mga naging komento sa social media, hindi maitatangging karamihan pa sa mga ito ay may mga punto. Kagaya na lamang ng isang argumento na hindi dapat napaya sa Axel on National TV kung may nahon at maayos sana siyang sinita ni Vice habang sila'y umiere. Bago rin sana nila pinaratang magnanakaw ng halik si Axel ay kinumpirma muna nila kung ito ba talaga ang pakay nito at kung na-offend ba si Christine sa inasal ng binata. Dahil din sa usaping pagpapahiya kay Axel, ilang kilalang personalidad ang lumutang at nagpaiwating ng karanasan nila kay Vice Ganda. At hindi maitanggi ang ilan sa kanyang mga dating kasamahang co-host na nag-over the backod na sa kabilang TV. Isa rin sa mga trending ngayon ang batikang singing-songwriter na si Ogie Alcacid. Ilang oras matapos ma-post ang screenshot noon na makikita kung paano siya okrayan ng co-host na si Vice Ganda. Kanya-kanyang reaksyon ang mga netizens sa ginagawa ni Meme Vice kay Ogie na tila hindi na ito nirespeto na ikinumpara pa noong nasa GMA7 ang husband ni Asia Songbird, Regine Velasquez. Caption ni ex-user Alt Kamuning sa mga screenshot na pinost niyang eksena sa Edge Showtime kung saan nagkukwento si Ogie pero inukray siya ni Vice Ganda. Walang eme ha, I feel sad for Ogie. I still remember he was one of GMA's OPM frontrunners. He was also a respected comedian like Michael B. Kakasad lang. Choice naman niya lumipat but I just feel sad na ganyan treatment sa kanya ngayon. Nakapag-retire sana on a high note. Ang dagdag pa na post, ito ha, medyo napapansin ko na rin na ginagawang bentong ni Vice Ganda si Ogie Alcacid. Yung parang laughing stock. E nung nasa GMA si Ogie, he was a comedy veteran side by side with Michael B. They were kings. At sa isang ambush interview na ginanap sa isang sikat na Animal Expo sa Pasay City kung saan naging panauhin si Kuya Kim, hindi maiwasan ng ilang showbiz insiders at ng ilang mga media na tanungin siya tungkol sa kanyang bestie na si Vice Ganda. Ito'y sa kabila ng mga samot-saring, mga pangnenega at pangbabash ang mga natatanggap ito sa mga netizens. Ayaw naman mag-comment ni Kuya Kim, pero ang tangin niya lang sinabi dito ay kaya nga umalis na ako dyan kasi ayaw ko na rin ng intriga. Ayon sa kanya, masaya na siya sa kanyang kinalalagyan ngayon sa ilalim ng kanyang mother network na GMA7 kung saan binigyan siya ng marami pang mga oportunidad na mag-host sa ilang mga kilalang programa ng Kapuso Network. Ayon pa sa kanya, araw-araw silang nag-uusap si Vice upang magkamustahan at kung minsan, sabay pa silang nagkakape kasama ang ilan pa sa mga host ng Ed Showtime. Matatanda ang naging parte na rin ng GMA ang Ed Showtime simula ng sipain ito sa kapatid network na TV5 dahil sa pagpasok ng Itbulaga ni Tito Big and Joey. Maraming salamat! Ito lang muna ang ating update for today.